Good morning, guys. For today's video, gagawa po tayo ng pampaswerte. Yan, pampaswerte po. Kailangan po good vibes tayo dahil yung emotion natin, kailangan yung brain natin, dapat yung positibo ka sa buhay, di ba? So, gagawa ka ng pampaswerte, ibig sabihin naniniwala ka dito. Yan. Meron tayong pampaswerte na talaga namang trending or yung talaga na makilala ng ibang mga tao na naniniwala talaga or mahilig gumawa ng mga pampaswerte. So, ngayon po is, ang gagawin po natin ay gagawa tayo ng mga pampaswerte. Pero isa lang po muna ngayon kasi susunod na video na natin siya, sa susunod na video, gagawa tayo ng iba-iba pang pampaswerte. So, subukan po natin ang itong dahon ng laurel na talaga namang nakakaswerte. Yan. Pero, ito po, sa mga hindi naniniwala sa dahon ng laurel or sa mga kung ano-ano mang pampaswerte na gagawin natin, pwede nyo na pong itong huwag panoorin. Yan. I-skip nyo na lang po kasi baka ma-bad trip lang kayo, di ba? So, ito po is para lang doon sa mga naniniwala ng mga pampaswerte. So, ganito po. Gagawa na ho tayo ng ating pampaswerte. Ang gagamitin ho natin ngayon is, ang mga kagamitan po natin ngayon is, kailangan ho natin ng kristal na baso. Yan, kristal na baso. Wala akong ibang kristal na baso. Ito lang ako. Ito lang po meron kami. So, ito na lang. Okay na po ito. Basta kristal na baso. Yan. Kung wala namang kristal na baso na babasagin, pwede po yung plastic. Pero dapat po kristal, okay? Kailangan ho natin ng baso, kailangan ho natin ng bigas. Bigas is sa kasaganahan. Yan, di ba? Sa kasaganahan po yan. Ito ang ating bigas para sa kasaganahan. Nilagay ko na po dito sa plastic. Kahit gaano karaming bigas, okay lang. Huwag naman isang kilo kasi isang baso lang to eh. Ayan. Ilalagay natin dito sa plastic. Tapos, kailangan ho natin ng coins. Yan. Yung coins po natin na ito is kailangan ho natin malinisan. Paano ba natin linisan? Gumamit ho tayo na mga tubig na galing sa likas yaman na tubig. Yan, ganyan. Pwedeng sa ilog, sa dagat, o kundi naman sa ulan. Yan. Kung meron po kayo nun, pwede nyo na po itong ilublob yung ating mga coins. Bakit po natin lilinisan? Kasi itong ating mga coins ay marumi na. Diba? Lahat ng coins ay marurumi. So, ibig sabihin, lahat po ito is na may mga na magnet or may mga napasok na po dito na mga bad spirit, ganyan mga kamalasan sa ibang tao. Kasi hindi naman po natin alam kung sino-sino may hawak ng ating coin. So, ang gagawin ho natin is kailangan ho nating linisan. Lilinisan ho natin itong ating mga coins. Ibababad po natin to sa tubig ulan, tubig dagat, tubig ilog, yan. Sa mga likas yaman po ah. Pero kung if ever na wala naman pong ganun, wala kayong malayo pang pupuntahan ninyo, pwede po tayong gumawa gamit ang tubig gripo. Yan, tubig gripo po. Sa tubig gripo naman, ang gagawin po natin dyan is, kumuha ka ng isang basong tubig, tapos, kumuha ka ng isang kutsarang suka, at kapiranggot na kurot na asin. Yan. Para po, doon natin ilulublob itong ating mga coins. Ilulublob po natin ito ng 5 minutes. After 5 minutes, tanggalin po natin sa pagkakalinis, sa pagkakahugas, ilalagay po natin ito sa tela. Para po, doon siya magpatuyo. Habang nagpapatuyo, huwag niyo pong pupunasan. Kailangan niyo matuyo ng kusa. Ayan. After po noon, pwede na po natin siyang gamitin. Ngayon, kapag okay na yung coins natin, pwede na po natin siyang gamitin at ilagay sa ating mga pampaswerte. Kasi dadasalan po natin. Ibig sabihin, malinis na po yan, di ba? Kailangan din po natin ng star anise. Star anise is makakatulong sa atin pampaswerte. Number one din po ito na kakaakit ng mga blessing. So, kailangan po natin ng star anise. Saka, kailangan po natin ng cotton. Yan. Bulak. Bakit kailangan natin ng bulak? Kasi, itong bulak is
nagsisimbolo ng kagaanan or kasaganahan sa ating buhay. Magaan ang pasok ng swerte. Yan. Kailangan natin ng bulak. Kahit konti lang po, okay lang. Yung araw nandito na, no? Ay, kita na. So, kailangan po natin ng bulak. At syempre, hindi po mawawala sa atin yung dahon ng laurel. Kailangan po natin ng napakaraming dahon ng laurel. Yung dahon po ng laurel, kahit hindi po buo-buo, okay lang. Kahit na punit-punit, okay lang. Hiningalak mo. So, ito po, gagawin po natin. Kailangan po natin ng kristal na baso. Ilalagay po natin muna ang ating bulak. Yan. Lalagay natin, ganyan. Lalagay natin yung bulak. Tapos ilalagay po natin itong bigas. Yan. Ilalagay natin ang bigas sa ibabaw ng bulak. Yan. Yan. Tapos, ilalagay po natin ang ating mga barya. Ilalagay natin ang mga barya. Yan. Tapos, ilalagay natin ang ating star anise sa ibabaw. Then, ilalagay na po natin ang ating dahon ng laurel. Ito po ay kahit hindi buo-buo, okay lang. So, maglalagay tayo ng dahon ng laurel dito sa ating baso. Yan. Pupunuin po natin ating baso kasi para lahat ng blessing sa atin ay puno. Yung iba nga dyan, sabi nga naman matatanda, ang balde kailangan daw punuin ng tubig kasi para hindi tayo nauubusan, di ba? Laging masagana. Kailangan natin punuin. So, ito ganito rin po gagawin natin. Kailangan po natin punuin ang ating baso ng dahon ng laurel. Ang dahon ng laurel ay nagsisimbolo ng kasaganahan. Malakas po itong mangakit ng mga blessing. Papasok sa inyong tahanan. So, pupunuin po natin. Napaka-friendly po na ang dahon ng laurel. Yan. Pupunuin po natin siya. Yung iba po, pag nagano, pwede po natin itong lagyan ng mga dasal na isulat niyo po sa ano, sa papel. Yan. Pwede niyo po yan. Pwede niyo pong lagyan ito sa ipabaw. Yan. Mga dasal, mga numbers na gusto niyong lumabas sa loto. Pwede niyo po idasal dito. Actually, nakagawa na ako kanina. So, inulit ko lang po para po i-share sa inyo yung mga gagawin. Ganyan po. Yung araw nandito sa sisinaga tayo ng araw. Pag ginagawa po natin ito, kailangan po natin na nandito po tayo sa mismong harapan ng araw, sa sikat ng araw. Yan. Sa silangan po natin ito gagawin, mga sis. Yan. Sa silangan po natin ito gagawin kasi ito po ay nagsisimbolo ng kasaganahan. Lagi po tayong gagawa ng pampaswerte dito sa ating silangan kung saan papausbong pa lang yung sikat ng araw. Ayan po. Kung saan po papausbong pa lang ang sikat ng araw, dun po natin ito gagawin kasi ito po ay napaka mabisang pampaswerte. Ayan. Mabisang pampaswerte po ito na kailangan po nating gawin sa silangan. Huwag po tayong magdadasal doon sa kanluran kasi yun po ay taglubog ng araw. So, dito po tayo sa silangan. Nakikita nyo po na nandyan na yung araw. So, ayan po. Ito ang ating pampaswerte. So, mananalangin po tayo dito sa ating pampaswerte. Bubulong natin sa kanya. Usasabihan natin siya. Kakausapin natin siya. Ngayon, sasabihin natin na tayo ay panalunin sa loto, bigyan tayo ng kaginhawahan, papasukin lahat ng blessing, papasukin lahat ng blessing, bigyan tayo ng kasaganahan, panalunin tayo sa loto upang makabayad tayo ng ating mga kautangan. Yan. Bigyan tayo ng maraming pera, maraming salapi, ibigay sa atin, papasukin sa ating tahanan, ibigay sa iyo, yan, ibigay sa atin, ganyan. Ihiling mo dito, manalo ka sa loto, magkaroon ka ng sariling mong bahay kasi marami po sa atin ngayon is yung nangungupahan. Yan. Bigyan tayo ng sarili nating bahay, magkaroon tayo ng sarili nating sasakyan, lahat po bago, bagong bahay, bagong sariling sasakyan, magkaroon tayo ng negosyo, maraming negosyo, sabihin natin,
direct to the point po natin idadasal dito. Huwag po tayong gagamit ng sana. Okay? So, bigyan tayo ng maraming negosyo na doon tayo ay yayaman, makikita tayo ng malalaking pera, ganyan. Sa pamamagitan po ng ating pampaswerte, lahat po ng ating kahilingan ay matutupad. So, lahat po, idasal nyo, bigyan kayo ng good health, pagalingin lahat ng may sakit, bigyan ng malusog na pangangatawan, ganyan. Lahat po, idasal nyo na po dito, kasi ito po ay mabisang pampaswerte. So, kailangan po nating magdasal ng taimtim. Huwag po tayong gagawa nito na nagmamadali. Alam niyo yun, yung parang last minute na lang. Aalis ka na kasi papasok ka na sa work. Huwag po kayong gagawa nito. So, gagawin po ito ng malumanay ka lang. Yung talagang nasa puso mo na hindi ka nagmamadali. So, gagawin mo ito. Yan. Andiyan na si Araw. Masyado nang masilaw. So, ayun po. So, ito po ang ating pangpaswerte ay napakabisa. Yan. So, lahat po dito ay idadasal nyo. Nakagawa na ako kanina eh. So, ito is pinapakita ko lang sa inyo kung paano gawin. So, yun po. Kailangan, yan po, makikita nyo na isang basong kristal, isang bulak, hindi po ganun karami, tapos coins, bigas, star anise, at dahon ng laurel. Sabay po, magdasal po kayo sa harap ng silangan kung saan ay ubusbong pa lang ang araw. Yan. Lahat po pwede nyo pong idasal. Idasal nyo na po lahat. Tapos, yung iba po kasi naglalagay po, nagsusulat pa. Ilalagay nila dito sa papel, isusulat mo yung pangalan mo, yung birthday mo, then yung number na gusto mo mapanalunan sa loto, na gusto mo lumabas. Ilagay nyo po dito at idasal nyo po ulit sa silangan. Ganyan. Yun lang po. Paano po ba ito papalitan? Yes. Ito po ay pinapalitan every 3 months. Ano po bang gagawin dito sa dahon ng laurel? Ano po bang gagawin dito pagpapalitan ito? Yung dahon po ng laurel, pwede nyo, yung dahon ng laurel sa kayong star anise and yung bigas, pwede nyo pong pausukan dito sa bahay ninyo. Pauusukan nyo po yun. So, pag pinausukan nyo lahat ng bahay ninyo is palibutan nyo po. Yan, maganda po yung pampausok. Tapos yung coins naman po, syempre hugasan nyo lang po. Hugasan nyo lang yung coins. Then ilagay nyo po sa pulang tela. Yan, pulang tela. Ilagay nyo lang sa pulang tela. Balutin nyo lang po siya ng pulang tela. Kasi yan po is, nadasalan nyo na. Ibig sabihin, pampaswerte na po yan. Lagyan nyo ng pulang tela. Lagyan nyo ng dahon ng laurel. Kahit isa lang po, dahon ng laurel. At kapiranggot na asin at bigas. Yan po. Makakatulong po yan sa inyo. Tapos ilagay mo lang sa bag mo o sa wallet mo. Okay na po yan. Yun po. Every 3 months po natin itong gagawin. So, pag gagawa ka itong mga nandito, sangkap dito, pwede nyo pong ipausok sa bahay ninyo. Yan. Pwede nyo rin pong itabi. Pero yung dahon na laurel, yan pong ipapausok. Yung bigas, pwede itabi nyo na lang. Ibalot nyo dun sa tela na may kasamang bulak at coins. Yan. Pwede nyo pong ibalot na lang. Yung dahon na lang po ng dahon ng laurel, ang inyong papausukan sa inyong bahay. Yan. Mabisa po itong pampaswerte. So, kung ikaw naman ay naniniwala sa ating pampaswerte, pwede nyo na po itong gawin. Ginagawa po ito tuwing Tuesday at Friday ng umaga. Yes, Tuesday at Friday lang po ng umaga. Pag kunyari, busy kayo sa araw na yon, Tuesday at Friday ng umaga, pwede nyo naman po ito gawin sa ibang araw. Pero, magsuot po kayo ng pulang damit. Itaas. Pulang damit, tapos syempre sa silangan kayo humarap. Kunyari, sa wala kayong time magantay ng 6:30 to 8:30 na umaga kay silangan, sa araw, sa silangan, pwede nyo po itong gawin sa madaling araw, tapos iwanan nyo na lang po sa bintana ninyo, or so kung saan po masisikata ng araw, ng simula alas 6 ng umaga hanggang 8:30 ng umaga. Pwede nyo pong iwanan to, tapos balikan nyo na lang pagka-uwi ninyo. Basta wag pong mauulanan. Yan po. So, ayan po. Sa mga naniniwala po dito sa ating pampaswerte, gawin nyo na po ito dahil ito po ay magdadala sa inyo ng limpak-limpak na salapi at maraming-maraming blessing na papasok sa buhay ninyo.
Yan naman po kasi talaga ang ating kahilingan, ang magkaroon ng maraming pera. Hindi naman po sa nagmumukha tayong mukhang pera, kundi yan po is literally na kailangan ng tao ang pera. So, lahat po ng kahilingan ninyo, idasal nyo po dito at yun po ay matutupad sa pamamagitan ng ating pampaswerte. Ito po ay matutupad sa kung kayo ay bukal sa puso ninyo na nagdadasal, talagang dinidimdim nyo yung pagdadasal na binibigkas ninyo. Yan po ay magiging totoo. Yan. Ito po ay mabisang pampaswerte. So, yun lamang po mga kumare, mga sis, mga beshi. Yun lamang po ang ating i-share ngayon for today's video. Yan lang po ang ating pampaswerte sa ngayong araw. So, abangan pa po natin ang iba po nating pampaswerte sa ating next na video. Maraming salamat po. Yun lamang po. Thank you po.